Sinugod ng otoridad ang isang karinderya sa General Tino, Nueva Ecija, na ang putahing itinitinda gawa pala sa kaninang aso. Timbog ang senior citizen na may-ari nito na dati nang naaresto sa parehong reklamo. Adobo, dinuguan at dinakdakan. Yan ang mga putahing ibinebenta ng nakapak sa karinderyang ito sa General Tino, Nueva Ecija. Pero ang animo'y normal na karne, aso pala. Pinalaki ito ng Animal Kingdom Foundation kasama ang CITG Nueva Ecija. Naaresto ang senior citizen na may-ari ng karinderya na si Simeon Pascual na noong una'y nagsinungaling pa kung anong klase ng karne ang kanyang itinitinda. Itik, pwede mo kang makita. Papo ka. Hindi mo tatay itik ito. Ayon sa AKF, matagal na nilang sinisita at binabalik-balikan si Pascual. Naaresto na nga raw ito dati. Sa totoo lang po, napakarami naming report dyan, palipat-lipat dyan. At sabi nga namin, eto na naman siya, hindi pa rin siya tumitigil. Imbes na tumigil, tila mas lumaki pa raw ang operasyon ni Pascual. Nag-test buy muna kami, chinek po muna namin at pinatest po natin ito. Positive naman po na talagang karito ng aso. At bumalik po kami ulit, kasama na po namin ulit ang mga pulis at nag-test buy po kami ulit at positive na naman po ito. National Meat Inspection Service ang nagkumpirma na aso nga ang mga tinitinda ni Pascual. Saan niyo pa kinukuha yung aso? Dito ba po nabili? Binibili niyo. Magkano po bilhin niyo sa kanila? Nasa 75 pesos naman kada pack ang benta ni Pascual sa karne ng aso. Ayon kay Atty. Kagiwa, sa itsura pa lang, pwede nang malaman kung aso ang itinitinda. Usually, maliliit ang meat dito. Malilipis, firm, at hindi ito mataba. O, medyo darkish. Kung titingnan mo ito, laging maliliit ang chopping nito. Bony pa nga, mabuto. Hawak ngayon ang Nueva Ecija Police si Pascual at maharap sa kasong paglabag sa Animal Welfare Act. Isinara na rin ng mga otoridad ang kanyang karinderya.